Mahigit kalahating oras nang naghihintay si Jord sa libang matanda na magiging amo niya sa mansyon na yon. Sabi sa kanya ng driver nilang si Raiden, may ginagawa lang daw ang mga ito sa taas at maya-maya ay bababa na rin. Halos mapagod na ang mga mata niya sa kakatitig sa mga gamit sa paligid na mas malaki pa yata ang halaga kaysa sa buhay niya. Parang nakakatakot tuloy makabasag ng mga gamit dito. Are you the new houseboy? Natigilan siya sa narinig na boses. Isang matandang lalaking nakasuot ng brown tuxedo ang nakita niyang bumababa sa pakurbang hagdan. Sa tindig at pananamit pa lang nito, halatang mataas na ang estado ng buhay nito. Napatayo siya sa kinatatayuan at inayos din ang kanyang tindig. Nang makalapit ito sa kanya, magalang niyang iniabot ang mga kamay. Magandang araw po, sir. Bati niya habang naghihintay sa kamay ng matanda. Ngumiti lang ito at hindi tinanggap ang kanyang kamay. Bagkus ay ito pa ang lumapit sa kanya at itinapat ang palad nito sa noo niya. Saka siya nito niyayang umupo muli. Naupo naman ito sa kabilang sofa na nasa tapat niya. Saka nito ipinatong ang paa sa kabilang hita. May I know your name? Tanong nito sa kanya habang inililibot nito ang paningin sa buong katawan niya. Jord Bautista po. Sagot niya habang pinagmamasdan din nito mula ulo hanggang paa. Sa tansya niya, nasa late 60s o early 70s pa lang ang edad nito. Bagamat may katandaan na ang itsura nito, hindi pa naman kulubot ang balat nito at wala pa sa kilos na may iniinda itong karamdaman sa katawan. How old are you, Jord? 26 po. Where are you from? Manila po. How did you hear about us? May nagrekomenda lang po sa akin. Kakilala po siya ng driver ninyo, si Raiden po. Oh, so magkakilala kayo ni Raiden? Hindi po. Yung kaibigan lang po niya yung kakilala ko. Ngayon lang po din po kami nakakilala ni Raiden. Oh, I see. Napansin niya, simple lang ang mga tanong na pinakawala ng matanda pero sa tono ng pananalita nito, parang binabasa nito ang buong pagkatao niya. Medyo malalim din ito kung makatingin sa kanya, pero wala namang galit sa ekspresyon nito. Isa ito sa limang magkakapatid na kung tawagin ay Malvado Brothers. Isa sila sa pinakamayamang pamilya sa lugar na yon na pinag-uusapan hanggang sa kanilang lugar. Hindi nagtagal, narinig na rin niyang bumababa ang apat pa nitong mga kapatid. Kinabahan uli siya. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang tumayo o manatili na lang sa kinauupuan. Hindi na kasi niya alam kung paano babatiin ang mga ito. Dahil itong nasa harapan niya ngayon ay hindi naman tinanggap ang pakikipagkamay niya. Nang makababa na sila, napagpasyahan niyang tumayo na lang at inabot muli ang kamay sa mga ito. Pero kagaya ng kanina, hindi yung tinanggap ng apat. Sa halip ay isa-isa lang silang lumapit sa kanya at itinapat ang kanilang mga palad sa noo niya. Pagkatapos ay pinaupo siyang muli sa sofa at sila na mismo ang isa-isang bumati sa kanya. Magandang araw din po. Kabado niyang sagot sa apat. Nagsitabihan ang mga ito sa kabilang sofa at sabay-sabay na tumitig sa kanya. Lalo tuloy na dagdaga ng kaba sa kanyang dibdib. Ang matandang naka-brown tuxedo na ang nagpaliwanag sa mga ito tungkol sa napag-usapan nila. Pati na rin sa kanyang pangalan, edad at tirahan. You look so muscular, iho. Natutuwang bati sa kanya na matandang naka-asul na tuxedo. Kahit medyo maluwag ang damit na suot mo eh, halatang halata pa rin ang pagiging maskulado ng iyong katawan. Tanong ko lang, nag-gym ka ba? Opo, yan po ang lagi kong pinagkakaabalahan sa amin noon eh. Model din po kasi ang trabaho ko dati kaya kailangan ko talagang magpaganda ng katawan. Nakangiting sagot naman niya. Oh! Halatang namangha sa kanya ang matandang nakapulang tuxedo. Kung model ka na pala noon, bakit naisipan mo pang mamasukan dito? Napalunok ng laway si Lord. Buti na lang, napaghandaan na niya ang ganitong klaseng mga tanong. Mas malaki po kasi ang sahod dito. Medyo kailangan ko po kasi ngayon ng malaki-laking halaga para matulungan yung nanay kong may sakit.
Since halos lahat naman po ng nakalagay sa job description ay ginagawa ko sa bahay namin, hindi na ako nagdalawang isipan na pumasok dito. Tumango ang limang magkakapatid na tila hindi kumbinsido sa kanyang itinugon, pero nauunawaan na ang tunay na dahilan ng pamamasukan niya roon. Hindi na siya pinahirapan pa ng mga ito. Pagkatapos lang ng maikling kwentuhan, muli nilang tinawagan si Raiden para ilibot siya sa buong mansyon at dalhin sa magiging silid niya. Pagod na pagod si George nang makapasok sa silid niya. Tinulungan na rin siya ni Raiden na magdala sa mga gamit niya. Hindi niya akalaing mapapagod siya ng ganito sa kalilibot sa napakalaking mansyon. Karamihan nga sa mga sulok ng bahay na pinuntahan nila kanina ay hindi na niya maalala. Sinolo na lang niya muna ang silid at sinubukang humiga sa napakalambot na kama. Sa tansya na nga niya, mas malaki pa ito kumpara sa pangkaraniwang apartment ng kanilang lugar. Yung ganito kalaking silid, pang isang tao na paupahan lang sa bayan nila. Pasadong alas 5 na nang magpunta si George sa kitchen area. Kabisado na niya kung saan nakalagay ang lahat ng mga gamit at ingredients doon, kaya siya na mag-isa ang kumilos. Sa kalagitnaan ng mga gawain niya, bigla na lang niyang narinig ang boses ni na Don Carlito, ang naka-brown na tuxedo, at Don Serafino, ang naka-blue na tuxedo. Tila may pinag-aawayan ng mga ito at ang lalakas ng boses. Kahit na sa malayo pa sila, dinig na dinig niya ang boses ng mga ito. Ganyan na lang ba talaga, Serafino? Sa ibang tao pa talaga namin malalaman ang mga kalokohan mo? Tila sermon dito ni Don Carlito. Biligyan ko ba kayo ng karapatang makialam, Carlito? This is my company. This is my life. It's our company. But I am the CEO. You're just the CEO. Kapag nagtipon-tipon kami mga board members, pwedeng-pwede ka namin patalisikin at maghanap ng bagong CEO. Oh, come on. Alam naman natin na wala ng ibang tao sa mundong ito ang kayang magpatakbo sa kumpanya. Kapag pinalitan niyo ako, yun na rin ang magiging katapusan ng lahat ng pinaghirapan nating lahat. At sa tingin mo ba, hindi rin magiging katapusan ng kumpanya ang kalokohang ginagawa mong yan, Serafino? May I just remind you, 73 years old ka na. You're not getting any younger para pumatol pa sa isang babae na sekretary mo lang. Ipinaalala ko lang din sa'yo na may asawa na si Cecil. Dahil usap-usapan na ngayon sa buong kumpanya ang kalokohan yung dalawa. Hindi malayong makarating ito sa asawa niya. Isang malaking iskandalo yun sa atin pag nagkataon. So what? E di, iligpit ang lalaking yon. Tapos ang problema. Doon natigilan si George. Tama ba ang narinig niya? Handang ipaligpit ni Don Serafino ang asawa ng kanyang sekretary para lang pagtakpan ang makamundong ginagawa nito at ng babaeng yun? Wala siyang kalam-alam sa nangyayari ngayon sa kumpanya ng mga ito. Pero nakatitiyak siyang hindi mali ang pagkakarinig niya sa sinabi nitong ligpitin ng asawa ng sekretary nito. Do you think na it's just that simple? Ganun na lang kasimple ang nais mong mangyari? Sita muli ni Don Carlito. Kung ako ang gagawa, everything will be that simple and easy. Hindi nyo na kailangan pakilaman pa kung anong meron sa amin ngayon ni Cecil. I can solve all my problems. So please, will you stop bothering me? Hindi pa rin ako makapapayag na magpatuloy ang kalandian yung dalawa sa loob ng kumpanya. Kapag hindi mo pa itinigil yan, ako magliligpit kay Cecil. Muli na namang nagulat si George sa narinig. Alam niyang hindi siya nililinlang ng pandinig niya. Malinaw na malinaw sa kanya ang sinabi ni Don Carlito na willing din itong iligpit si Cecil para lang matigil ang kalokohan ng dalawa. Napapaisip tuloy siya sa kakaibang paksa ng mga ito. Parang ang weirdo kasi ng pinag-uusapan nila. Kung hindi siya nagkakamali, ligpitin ang tawag sa mga taong ipinapapatay sa mga pelikulang napapanood niya. Ito rin kaya ang ibig sabihin ng dalawa? Subukan mo lang! Oras na may gawin ka kay Cecil, ilalaglag ko ang illegal na negosyo mo. Baka nakakalimutan mo, isa ka sa mga nagpapatakbo sa scam na networking na yon. Kapag nalaman ng mga tao na isa ka sa mga utak nito, gaano kalaking pera kaya mawawala sa'yo? Ilang porsyento kaya mababawa sa asset mo? Pag nagkataon, magiging mas mababa ka na lang sa ating lima.
at mas madali na lang iiksi ang buhay mo! Sa pagkakataong yun, si Don Carlito naman ang tumalim ang muka. Huwag mo akong tinatakot, Sir Fino. Kayang-kaya ko rin gawin yun sa'yo. Halos hindi tuloy makagawa na maayos si George sa kusina dahil sa mga umaatikabong bakbakan ng dila ng mga ito. Mukhang kailangan na lang siguro niyang masanay dahil nasa ibang bahay siya. Isa pa, kailangan niyang magtiis dahil may misyon siya rito na hindi natapos ng kanyang ama. Medyo naging kabado si Jord nang makaharap na nila sa mesa ang Malvado Brothers. Katabi niya sa upuan si Raiden. Nakapalibot naman sa kabilang bahagi ng mesa ang limang magkakapatid na sina Don Carlito, Don Serfino, ang naka-green tuxedo na si Don Lunario at ang naka-black tuxedo na si Don Alfonso. Kahit ang sasarap na mga ulam nila, hindi pa rin siya gaanong komportabling kumain dahil sa weirdong pinag-uusapan ng mga ito. Natawagan mo na ba siya? Tanong ni Don Lunario kay Don Alfonso. Hanggang ngayon wala pa siyang paramdam. Sa tingin ko nga mukhang tagilid sa atin ang attorney na yon. Well, if that's the case, you know what to do, boys. Sabi pa sa kanila ni Don Mariano na nagbigay na naman ng kuriosidad sa kanya. Hindi ko basta-basta pwedeng gawin yon. Hawak ko si attorney. Walang pwedeng gawin sa kanya hanggat hindi natatapos ang rewills. Sagot agad ni Don Alfonso. Bakit naman kasi sa lahat pa ng taong pwede mong isa lang sa rewills bakit siya pa? Ano ba nakita mo sa kanya? Hindi naman siya kasing kisig nitong bago nating houseboy na si Jord. Sabi pa ni Don Serifino na muli na naman binanggit ang pangalan niya. Napangiti lang siya pero sa loob-loob niya, nawi-weirdohan na naman siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Lalo na't binanggit pa ang pangalan niya. Palakas ang enerhiyang nakikita ko sa kanya. Sa aura pa lang niya alam kong may mga kalokohan ding ginagawa si attorney na hindi alam ng karamihan. Kaya siya ang napili kong isa lang sa aking rewels. Anong masama ba ron? Ewan ko, Alfonso. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang case. Hindi ka marunong tumingin sa tao. Asik muli ni Don Serfino. At least hindi ako pumapatol sa bata. Pagpaparinig naman ni Don Alfonso na ikinainis ng matanda. Bago pa tumindi ang tensyon sa pagitan nila, si Don Lunario na ang umawat sa kanila. Doon pa lang din nahinto ang ingay kaya nakakain na ng mabuti si Jord. Mga bandang alas 7 yon nang mautusan sila ni Don Mariano. Kaya naman agad siyang sinamahan ni Raiden sa grocery store para bilhin ang mga ipinabibili nito na nakasulat sa listahan nila. Habang naglilibot sa loob, hindi na napigilang magtanong ni Jord. Bakit ganun mag-usap yung matatanda? Parang may kakaiba sa kanila. Natawa naman si Raiden sa kanya at tinapik ang balikat niya. Nako pare, buti na lang dito mo itinanong yan. Dahil kung nagkataon na sa mansyon ka nagtanong ng ganyan, baka nayari na tayong dalawa. Nagtaka rin siya sa mga sinabi nito. Oh, bakit naman? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo to. Lalo siyang kinabahan sa narinig. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Kapag sinabi ko, hindi ka alis. Oo, hindi. Kaya sabihin mo na. Umubo si Raiden at tumarap sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, lahat ng pag-uusap natin doon maririnig nila. May mga recording devices kasi na nakatago sa buong sulok ng mansyon. Nagulat siya sa narinig. Ano? Recording devices? Yung parang maliit na microphone na malakas makasagap ng mga ingay sa paligid? Oo, ganun na nga. Alam mo ba, nasa 100 megit na recording devices ang nakakalat sa buong mansyon? Kaya kahit saang sulok ka magsalita, maririnig at maririnig ka nila. Pero bakit naman ganun? Bakit sila naglalagay ng ganun? Siyempre, alam mo naman siguro na mainit na usapin ngayon ng tungkol sa pamilya nila. Kaya naglalagay sila ng ganon para makasiguro sila na wala kang sinasabing hindi maganda sa kanila. Bakit nga naman ganon? Parang nilalabag nila yung privacy ko kung sasalpa kanila ako ng recording devices sa paligid. Huwag ka mag-alala. Kapag naman nakita nilang good boy ka at wala kang ginagawang kalokohan, hindi ka nila gagalawin. Mamahalin at poprotektahan ka pa nila gaya ng ginawa nila sa akin. Baka nga taasan pa nila yung sweldo mo Kahit na.
Parang nakakailang pa rin sa bawat salita mo eh. Alam mong may nakakarinig sa'yo na hindi mo nakikita. Ano pa bang meron dun? Huwag mong sabihin may mga hidden camera rin sila pati sa banyo para makita kung ano yung ginagawa ko. Natawa naman si Raiden. Huwag ka maglala, pre. Yan ang wala sa mansyon. Walang CCTV ron, maliban lang sa labas. Recording devices lang talaga ang meron sa loob. Muli na namang nadagdagan ang nagbabagang kurisidad ni George sa Malvado Brothers. Pagka-uwi ni George kinagabihan, hindi siya nakatulog sa kanyang silid. Namamayani pa rin sa kanyang isipan ang totoong dahilan ng pamamasukan niya rito. Ang nakarehistro ngayon sa kanyang utak ay ang pagkamatay ng kanyang ama, 2 taon na ang nakalipas at kung ano ang koneksyon dito ng mga Malvado. Isa ang ama niyang si Ferdinand sa mga naging houseboy sa Casa Malvado. Tulad niya, makisig din ito at batak na batak din sa exercise. Pero makalipas lang ng 4 na buwan, nagtaka sila sa laki ng pinagbago nito. Unti-unting lumiit ang katawan nito hanggang sa mga yayat at lumitaw ang mga buto. Di nagtagal, naging butot balat na lang ito at hindi na nakapasok sa trabaho. Lagi na lang itong nakahiga sa kwarto at hindi na rin nakakabangon o nakakapagsalita. Maging ang mga doktor na sumusuri dito ay hindi maipaliwanag ang bigla nitong pagpayat ng ganon. Hanggang sa tuluyan na nga itong bawian ng buhay. Dahil dito, may mga nagsasabi na baka nakulam ang kanyang ama at baka kagagawan din ito ng mga Malvado. Noon pa man kasi ay marami na siyang naririnig na mga nakakatakot tungkol sa mga ito, lalo na sa pangkukulam. Kaya siya nandito ngayon para alamin ang tunay na ikinamatay ng kanyang ama at kung may kinalaman ba rito ang mga Malvado. Nang sumunod na linggo, may malayong lugar na nilakad ang 5 magkakapatid. Gabi na raw sila makakauwi kaya bininin sa kanya na siya na raw bahalang maglinis sa buong bahay. Kasama nila si Raiden dahil ito ang driver ng kanilang sasakyan. Kaya siya lang ngayong mag-isa sa mansyon. Yun ang pagkakataon na ginamit niya para maisagawa ang unang hakbang ng kanyang misyon. Gaya ng sinabi ni Raiden, sa labas lang daw may CCTV. At dito sa loob ay puro mga audio recording devices lamang. Ang una niyang ginawa ay hinanap niya ang silid kung saan nakatago ang pinaka-monitor ng lahat ng recording devices doon. Nabanggit kasi sa kanya ni Raiden na may iisang monitor daw ang mga ito kung saan doon na nakakonekta ang lahat. At oras na patayin ang monitor na yon, mamamatay rin ang lahat ng access sa mga audio recording devices doon. Maingat niyang hinanap ang naturang monitor. Sa bawat pasilyo na nilakaran niya at sa bawat pinto na kanyang binuksan, sinugurado niyang hindi yun lilikha ng ingay para hindi masagap ng mga recording devices. Kailangan muna niyang mapatay ang monitor ng mga ito para wala nang makakarinig sa lahat ng mga galaw niya roon. Sa loob ng 1 oras sa paghahanap, natagpuan din niya ito na nasa likod lang ng library. Nang mapatay niya ang monitor, doon lang niya binilisan ang paglakad hanggang sa makarating siya sa 2 palapag kung saan ang silid ng 5 magkakapatid. Doon lang niya binilisan ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa 2 palapag kung nasaan ang silid ng 5 magkakapatid. Lahat sila ay may kanya-kanyang silid kaya 5 silid din ang kailangan niyang pasukin. Nagbabaka sakali siya na may mahahanap siyang mga sagot at impormasyon sa ilan sa mga silid na ito na makakatulong para maisagawa niya ang kanyang misyon. Kapag natuklasan na niya kung ano ang lahat ng lihim ng mga Malvado, doon lang siya makakaisip ng paraan kung paano gagantihan ang mga ito. Wala siyang nakitang kakaiba sa silid ni Don Carlito at Don Serfino. Pero nang mapadpad siya sa silid ni Don Mariano, doon niya nakita ang isang kakatwang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Sa ilalim ng kama nito ay natagpuan niya ang isang lumang libro na tila napaglipasan na ng napakaraming panahon. May mga nakasulat ito sa loob na hindi niya naiintindihan dahil sa kakaibang mga alpabeto na ngayon lang niya nakita. May mga guhit din ito na sobrang lalim at hindi na kayang languyin ng utak niya.
Kinuhaan niya ng video at litrato ang ilang mga pahina ng libro, pati na rin ang kabuuan ng pabalat nito. Sa kanya ito ibinalik sa dating ayos at pwesto. Sa silid naman ni Don Lonario at Don Alfonso ay nakakita siya ng isang disalaming aparador na punong-puno ng mga nakadikit na lumang larawan. Karamihan sa mga larawang yon ay maraming kasama ang Malvado Brothers na katulad nilang naka-black and formal attire din. Ang iba, nasa loob sila ng tila madilim ngunit mamahaling silid. Sa iba naman ay nasa labas sila at tila may malaking pagtitipon. Sa itsura pa lang ng mga kasama nila roon, medyo may kakaiba na sa mga mata at pagngiti ng mga ito. Kinuhanan rin niya yon ng mga litrato. Sunod naman niyang kinalkal ang birth certificate ng mga ito at ilang dokumento. Doon niya natuklasan na ang dating trabaho pala ng mga Malvado Brothers ay hindi naman ganoon kataas. Sina Don Carlito at Don Serfino dati lamang office staff at di kalaunan ay naging dishwasher sa mga restaurant. Si Don Mariano naman ay dating kargador at di kalaunan ay naging inventory clerk. Habang si Don Lunario at Don Alfonso naman ay dati mga waiter at helper sa kitchen. Base sa mga dokumentong nakalap niya, hindi naman ganoon kataas sa mga naging trabaho nila noon. Kadalasan ay nasa minimum o above minimum lang ang mga sahod ng ganitong uri ng trabaho. Mga entry-level jobs, kumbaga. Kaya paano sila yumaman ng ganito? At nagkaroon pa ng kanya-kanyang kumpanya. Wala siyang nakitang kahit na anong dokumento na magpapatunay na nakapagtrabaho sila sa malalaking kumpanya bago pa man sila yumama ng ganito. Isa ito ngayon sa mga nagbigay ng kuriosidad sa kanya sa kung paano kaya yumama ng ganoon katindi ang Malvado Brothers. Pagkatapos niyang mangulikot sa limang silid, ay inayos din niya ang lahat ng mga ginalaw niya para hindi mahalatang may ginawa siya roon. Sinigurado niyang wala na ang bakas na mga ginawa niya kanina. Kinagabihan, nang matapos na siya sa lahat ng gawaing bahay, saglit siyang nagpaalam sa limang matanda na may bibilhin lamang sa grocery store. Pinayagan naman siya ng mga ito dahil maganda naman ang performance niya sa mansyon. Pero ang totoo, nagpunta lang siya roon para makalabas ng bahay at matawagan ang kaibigan niya na hinihingan niya ng tulong. Pinadala niya ang mga video at litratong nakuha niya dun sa kakilala niyang may kaalaman sa mga paranormal na bagay. Yan lang kasi lahat ng nakita kong kakaiba dito sa bahay nila eh. Hindi nga ako sure kung yan ba talaga lahat ha. Pero yan lang talaga kasi ang nakita ko. Ang hirap mangalkal dito. Ang dami mga malalaki at babasaging gamit eh. Baka makabasag pa ako ng di oras. O sige, okay lang yun tol. Sapat na itong mga binigay mo para mapag-aralan namin ng tito ko at ng mga kasabahan niya. Mabuti na lang, diyan ka nagtrabaho ngayon sa mga Malvado kaya nagkaroon din tayo ng access sa kanila. Matagal na kasi namin silang gustong pag-aralan eh. Wala lang talaga kaming makuhang kahit na ano sa kanila dahil alam mo naman. Sagot ng kausap niyang si Miggy. Basta, balita mo kaagad ako ha kung ano mga makikita nyo. Saka gusto ko sana bigyan nyo na rin ako ng mga pangontra sa kanila. Ayoko matulad sa tatay ko, no? Huwag ka mag-alala, Tol. Oras na malaman namin ang lahat ng tungkol sa kanila base sa mga pictures na binigay mo, doon lang kami makakapagbigay sa iyo ng kung ano ang pinakamabisang pangontra sa kanila. Sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga masasabi. Okay lang yun, walang problema. Makakapaghintay naman ako eh. Basta, huwag lang masyado matagal ha. Alam mo naman ang nangyari sa tatay ko. 4 na buwan lang eh, nagkaganon na siya. Basta, wag lang sana patagalin ng 1 buwan, okay lang? Oo, sige. Gagawin kong lahat na makakaya ko, Tol. Siguro, bigyan mo lang ako ng mahigit 3 linggo. Sinisiguro ko sa'yo na mabibigyan na kita ng sagot nun. Oo, sige. Asahan ko lahat yan, ha? Salamat, Miggy. Nabahala pa kita, pasensya na, ha? Naku, hindi, ha? Gustong-gusto ko nga itong binigay mong trabaho sa akin, eh. Dahil yung mga Malvado talaga ang matagal na namin gustong pag-aralan at imbestigahan. Mabuti naman kung ganun. O sige, bababa ko na to ha. Baka hinahanap na ako ng mga amo ko eh. Lumabas lang talaga ako para matawagan kita. Hindi kasi ako pwedeng tumawag kapag nandun ako sa loob ng mansyon eh. May mga audio recording kasi sila dun. Kaya naririnig nila lahat ng usapan sa loob. Ah, ganun ba? Ano pala yung mansyon ng Malvado na yan ha?
Basta, kapag may impormasyon ka na, huwag ka basta-basta tatawag sa akin dahil baka nasa loob ako. Mag-text ka muna, saka mo hintayin yung reply ko kapag nakalabas na ako. Ako na mismo ang tatawag sa'yo. Oh, ano, okay na ba, Tol? Oo, Tol, noted lahat yan. Sige, mag-iingat ka lagi dyan, ha. Kung may matutuklasan ka ba tungkol sa kanila, sabi mo kagad sa akin. At hanggang maaari sana, kuhanan mo ng video o litrato, lalo na kung gamit o bagay ito. Dahil mas madali namin mapag-aaralan yun kung nakikita talaga namin kahit sa litrato lang. O sige, Tol, akong bahala. O salamat sa oras mo, ha. Doon na niya tinapos ang tawag at naglakad na siya pauwi sa mansyon. Lumipas ang isang linggo, patuloy pa rin naghihintay si George sa update sa kanya ni Biggie. Wala pa naman siyang nararamdamang kakaiba sa katawan, pero uhaw na uhaw siyang malaman kung ano ang mga ibabalita sa kanya ng kaibigan. Habang nagtatagal din siya roon, ang dami niyang naririnig sa mga usapan ng limang magkakapatid. Pero kalahati sa mga yon ay hindi naman niya maintindihan. Para bang sinasadya nilang laliman at gawing komplikado ang mga salitang ginagamit nila upang hindi maunawaan ng mga nakakarinig. Dalawang linggo ang lumipas, patuloy pa rin naghihintay si Jord. Ngunit sa mga panahong yon, nagsimula na siyang makaramdam ng panghihina. Para bang lagi siyang pagod at tila nababawasan din ang lakas niya. Kung dati nakakabuhat pa siya ng 2 galon ng tubig sa mga kamay niya, ngayon ay 1 galon na lang ang kaya niyang buhatin. Hindi kaya nakahalata na sa kanya mga malvado kaya siya naman ang tila kinukulam nila ngayon at tinatanggalan ng enerhiya sa katawan? Hanggang isang araw, habang naglilinis sa kusina ay nakatanggap siya ng text message galing kay Biggie. Ayon dito, nakahanda na raw ang lahat ng impormasyong nakuha nito. Agad siyang nagpunta sa grocery store at doon tinawagan ng lalaki. Tol, hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga natuklasan namin sa mga amo mo. Babala ng lalaki sa kabilang linya. Bakit? Ano ba yung nakita nyo? Base sa mga pinadala mo sa amin, napagalaman namin na mga kulto sila. Nagulat siya sa narinig. Ano? Kulto? Kabilang sila sa isang tagong organisasyon dito sa bansa na nagsasagawa ng mga witchcraft at sorcery. Witchcraft at sorcery? Yung mga sinend mong picture sa akin, yung mga naka-formal attire sila sa mga meetings at function halls, yun mismo yung mga kasama nila. Nahagip kasi ng isang picture yung logo ng organization na kinabibilangan nila. Yung logo na yon, although hindi namin alam kung ano ang buong pangalan, ay na-recognize namin na isa sa mga kasamahan ng tito ko na kabilang araw sa mga black organization dito. Mas lalo pang nasindak si George sa mga sinabi sa kanya. Doon sa organization kinabibilangan nila, bawat mga miyembro ay binubuo ng isang pamilya. Dahil magkakapatid naman silang 5, qualified pa rin silang maging member doon. Napagalaman din namin na ang bilang ng miyembro nila ngayon ay more than 200 families. At bawat pamilya ay binubuo ng 5 hanggang 8 miyembro. Hindi nila binibilang ang kanilang miyembro as individual. Binibilang nila ito as families. Eh ano pa? Ano pa yung mga dapat kong malaman? Sagot ni Jord habang nanginginig ang kamay. Sabik na sabik malaman ang buong katotohanan. Lahat ng mga sumasamba ron ay yung nangangarap yumaman sa pinakamadaling paraan. Yung organization kasi na ito, nagbibigay sila ng pera o puhunan sa mga miyembro na kailangan nilang gamitin sa kasamaan para ito ay lumago. Kapag ginamit mo yung pera sa mabuting paraan, unti-unti ka magkakasakit at mamamatay. Kaya lahat ng mga miyembro nakakuha ng pera doon ay napilitang gamitin ang kanilang puhunan sa masasamang paraan gaya ng mga illegal na negosyo. Yun ang kondisyon para patuloy na lumago ang kanilang pera at maging instant yaman sila nang walang ginagawang pagsasakripisyo sa mabuting paraan. Sa sinabing yun ni Biggie, doon palang naging malinaw kay George kung bakit ganun na lang kadaling yumaman ang mga malvado kahit kaunti lamang ang work experience nila noon. Napagalaman din ng mga kasama ng tito ko na habang lumalaki raw yung perang ibinibigay nila sa iyo eh, pagkakaluban ka raw ng biyaya ng demonyong sinasamba nila rito. At yung biyayang yun ay ang pagkakaroon ng mga sorcery at witchcraft powers na ginagamit naman nila para patahimikin yung mga taong nakakatuklas sa kanilang gawain. Dito tinuturuan din silang gumamit ng mga itim na ritual, umay ka,
para magbigay ng sumpa o sakit sa mga taong magiging hadlang o perwisyo sa mga negosyo nila. Kadalasan, yung mga sumpa raw na binibigay nila ay mga simpleng sakit lamang gaya ng lagnat, ubo, sipon o allergies na di kalaunan ay lalala hanggang sa magiging tsanhi ng pagkamatay ng tao. Ang pinakamabigat na sakit na kaya nilang ibigay sa isang tao ay higupin ang enerhiya nito hanggang sa unti-unting mga yayat at maging lantang gulay gaya ng ginawa nila sa tatay mo. Sa sinabi namang yun ni Miggy ay nagkuyom ang kabilang kamao ni Jord. Malinaw na rin sa kanya ngayon kung ano ang dahilan at binigyan nila ng malalang sakit ang kanyang ama. Grabe naman lahat yun. Hindi ako makapaniwalang totoo lahat ng mga yan, Tol. Akala ko, mga katang-isip lang sila. Dati kasi, sa mga TV ko lang napapanood yung mga mayayamang kulto na nagtatago sa mga ganyang organisasyon at lihim na tumutulong sa mga korap na gobyerno. May ganyan din pala sa totoong buhay. Pare, hindi sila mga katang-isip lang. Katulad din sila ng mga aswang, mangkukulam, maligno at inkanto dito sa atin. Ang pinagkaiba lang, halos walang nakakalam sa kanila. Dahil nga, magaling silang magtago sa kanilang mga lihim eh. Ang mga kulto kasing ito ay katulad din natin mga tao na normal na nabubuhay sa umaga at sa gabi lang gumagawa ng kung ano-anong pagsamba. O madalas, nagtitipon-tipon sila sa isang lugar na malayo sa kabiasnan at doon nila'y sinasagawa mga pagsamba nila. Gaya nga na sinabi ko, lahat ng miyembro dito ay pawang mayayaman. Mayroon silang sapat na pera at impluensya para itago sa publiko mga operasyon nilang ito. Pero, di ba yung mga ganyang kulto at organisasyon eh, kadalasan sa ibang bansa lang may mga ganyan? Dito wala naman dahil third world country tayo, di ba? Wala naman masyadong maimpluwensyang tao dito sa bansa natin na kayang panghawakan ng buong mundo. Hindi gaya ng ibang mga maimpluwensyang tao sa ibang bansa. Pare, hindi lang sa mayayamang mga bansa nakikita yung mga organisasyon na yan. Kalat na kalat na yan sa iba't ibang bansa at kontinente. Depende na lang talaga sa bansa at sa mismong organisasyon kung gaano katindi ang kanilang kakayahan para itago ito sa publiko. Pero sinasabi ko sa iyo, totoo silang lahat. At kahit dito sa atin sa Pilipinas, may ganyang organisasyon na rin. Hindi nga lang natin alam kung ano ang eksaktong pangalan ng mga organisasyon nila. Malalaman lang daw natin yun kapag tayo mismo ang pumasok sa kanila. Ganun sila katinding magtago. Katunayan nga, yung mga impormasyon na sinabi ko sa iyo, 10% pa lang ito ng mga lihim na tinatago ng mga malvado. Eh, marami pa rin kaming mga nakikitang kakaiba sa kanila na hanggang ngayon, eh, hindi pa rin namin mahanap ang sagot. Kahit napakarami na itong ibinigay mong ebidensya sa amin, ha? Eh, Tol, maraming salamat talaga. Napakalaking tulong na yan sa akin. Pero gusto ko lang malaman kung paano ko makukontra yung sakit na binibigay nila sa akin at kung paano ko may paghiganti ang tatay ko. Pare, hindi biro ang grupong babanggain mo. Sa nakikita ko, ha, wala tayong ibang choice kundi kalimutan na lang ang nangyari sa tatay mo at umalis ka lang dyan habang maaga pa. Huwag mo nang hintayin pang maging lantang gulay ka na rin. Habang nakakalakad ka pa, abay, umalis ka na at magpakalayo-layo para mawala na yung kapit sa'yo ng sumpa. Kahit mahirap sa kalooban, yun na rin ang ginawa ni Jord. Makalipas lang ng ilang araw ay nagpaalam na siya sa mga amo. Gumawa na lang siya ng dahilan na kunwari may kamag-anak silang nagkasakit sa probinsya at kailangan nilang umuwi roon para alagaan ito. Pumayag naman ang magkakapatid at ibinigay na ang huling sweldo niya. Nang araw ding yon, nilisan na niya ang mansyon at nagbalik na sa kanilang tahanan. Mula rin ang makaalis siya sa mansyon ay dinalasan pa niya ang pagsimba at pagdarasal hanggang sa unti-unting nanumbalik ang dati niyang lakas. Makalipas ang ilang taon, nagbalik sa pagmumodel si Jord at ginamit na lang muli niya ang itsura at alindog para kumita sa marangal na paraan. Modeling and dancing na lang ngayon ang source of income niya. Hindi man ganoon kataas pero at least galing sa malinis na paraan ang perang kinikita niya. At hindi galing sa pera ng mga mayayamang kulto na sumasamba sa dilim. Pero kahit ganoon na katagal ang panahong lumipas, nakatago pa rin ngayon sa kanilang tahanan ang lahat ng mga ebidensyang nakuha niya tungkol sa ilegal na mga negosyo ng Malvado Brothers na may kinalaman sa pagsamba sa dilim o black organization.
naghahanap lamang siya ng tamang panahon at pagkakataon para maibulgar yon at maitumba ang mga organisasyong ito na palihim na nagkakalat ng dilim at sumisira sa buhay ng mga tao. Wakas!